So what's up mga guys? My name is Rovic Balingbing and welcome back here in my YouTube channel. And for today's video, ituturo ko sa inyo kung paano mo natin malolocate or matatrack ang location nitong ating nawawalang cellphone or device. Dito po sa video na ito ay tuturo ko sa inyo yung mga dapat na alam nyo at yung mga dapat na tandaan nyo. At syempre, step by step process kung paano ba natin malalaman ang location nitong ating nawawalang cellphone or nanakaw na cellphone. So yun mga guys, so para malaman nyo paano yan, please watch the full video until the end. But before we go to our main discussion, please be sure to hit the like, subscribe, and also the bell button for more videos here in my YouTube channel and help me to reach 3K subscribers until the end of December. So what are we waiting for? Let's go to our main video. Siyempre, bago tayo magsimula sa video nito, dapat alam nyo to at dapat tandaan nyo yung mga sasabihin ko dito. Una, kapag kayo ay may phone or may bagong phone kayong binili tapos wala kayong Gmail account, dapat gumawa kayo ng Gmail account na para sa inyo lamang at kayo lang dapat nakakalam ng email at ng password. At siyempre, dapat tandaan nyo yung email and password na yan. Dapat hindi nyo yan makakalimutan dahil once na wala ang phone nyo or yung device nyo, na ginagamit nyo like laptop or maybe your tablet, your Android, and so on, ay pwede nyo yung mahanap or pwede nyo magamit in the future. And also, dito nga po sa ating video na ito, tatandaan nyo na hindi po tayo gagamit ng IMEI kahit po nakalagay yan sa ating title. Dahil nga po, kapag tayo ay gumamit ng mga website tracker o yung mga website IMEI tracker, yung mga online, hindi po yan gumagana. Pero dapat natandaan nyo na meron tayong way para magamit ang IMEI natin. At yun pong abangan nyo dito sa video na ito. At ang ating pangatlong dapat alam nyo at dapat tandaan nyo, dapat intindihin nyo itong mga sabihin ko. At yung mga step-by-step process natin sa video na ito. Kasi kung hindi nyo naiintindihan, paano na yung pinanood nyo? Sayang lang, di ba? Then yung mga guys, so let's go to our main video. Dito po sa ating main video, kailangan na po natin syempre pumunta sa ating Chrome. So dito po sa ating PC, yan, pupunta po tayo sa Chrome. And then dito sa Chrome, itatype po natin dyan gmail.com. Then click po natin yung enter. And then dito po sa ating gmail.com, kailangan po ng ating account ay nakalogin. Kung hindi po kayo nakalogin, maglogin po kayo dyan. So dito po sa video na ito, kailangan po yung ating Gmail ay ilalogin po natin sa ating PC through Chrome or any browser na ginagamit nyo. And then dito po, kasi sa ating process na ito, meron po tayong two options dyan. Pwede po tayong gumamit ng Google Dashboard or ng manual. But sometimes kasi sa ating Google Dashboard, hindi po lumalabas yung dapat na kailangan natin. So highly recommended po sa inyo sa video na ito na gamitin po natin yung manual process na gagamitin natin ngayon. Dito po sa ating manual process, ang gagamitin po natin dyan dito sa ating Gmail, yan po. Pupunta po tayo dito sa pinakagilid, sa top right. Makita nyo po dyan yung picture nyo ng inyong account or minsan letter lang yan kung wala pa kayong a picture dyan or bago lang syempre yung ano yung Gmail or wala kayong alam sa Gmail kung paano papalitan yan. So click lang po natin yan. Then dito po, makita po natin dyan yung manage your account sa baba ng iyong Gmail. Kung may mga ibang mga Gmail dyan, pwede nyo lang pinutin yan para makapag-login kayo sa ibang Gmail nyo. But syempre ito, nakalagin na siya sa akin. So i-click ko na lang po itong manage your Google account. And then from here, dito po sa ating Google account, i-click lang po natin dyan yung tabs na security. Then from here, yan makita nyo, critical security is found. Wala naman po yan. Ito po kasi nag-login po ako dito po sa gagamitin natin na phone. So yan, nagkaroon siya ng ganyan. Pero hindi pa natin naman anin yan dahil wala naman talagang kailangan dito. Wala naman sa space activity na nangyari sa ating Gmail. Pero kung sa inyo meron man na nangyari, pwede nyo check yan. Review security activity kayo. But dito, scroll down lang po tayo. And then hanapin po natin yung your devices. So nandito po yung ating mga devices, yung Windows na gamit ko ngayon. Ito pong cellphone na Vivo. Ito po yan. And then yung Oppo Realme C2 yung gamit po natin na pang video. So dito po, makikita nyo po dito sa baba, meron po tayong find a lost device. Ito po yung gagamitin natin. Ito po yung dapat na alam nyo dito sa Gmail. Dahil po kapag meron po tayong Gmail at inilagay po natin yan sa ating phone,
at syempre ginamit po natin sa PC or sa Chrome browser natin sa PC, is makikita po natin itong find a lost device. Meron din po siya sa, minsan sa Google dashboard, pero madalas kasi sa akin ay wala. So itong ginamit yung manual process na ginagamit natin. Dito po sa ating find a lost device, yan, i-click po natin. Papakita po yan, papapiliin po tayo ng ating device na gusto nang malocate. Ito po sa ating device ngayon, ang gaganti po natin itong Vivo, dahil nga po ang pagamitin natin na cellphone ay yung Vivo po ni Mama. So click po natin yung Vivo. Then from here, hintay lang po natin siyang makontakt yung device natin. And then dito po sa ating process ngayon, kailangan po yung location po ng ating cellphone na tinatrack ay dapat po lagi nakabukas. So kapag po kayo ay umaalis ng bahay o kayo ay nasa bahay lang, kahit nasa bahay lang kayo, dapat bukas lagi yung ano nyo, location services po dito po sa ating cellphone. Kasi kung hindi po siya nakabukas, hindi po natin siya malolocate. But we can play sound in our device kapag po syempre nakakonect na siya. Dito nga po sa ating Google Find My Device, makita po natin ito yung ating name ng ating code. And then, makita po natin yung Wi-Fi kung saan siya nakakonect. Then also, yung kanyang battery percentage. And hindi lang po yan. Dahil dito po sa ating Google Find My Device, malalaman po natin yung ating IMEI. Kailangan mo lang pong i-click itong I button dito sa taas, sa tabi po ng ating device name. Makita niyo po dyan yung inyong IMEI. So yun nga, katulad nga po na sabi ko kanina, sa ating IMEI, ay hindi po natin siya matatrack dito gamit yung mga website online tracker na sinasabi nila. Yung mga pinapakita natin ng mga YouTube videos na matatrack natin yung ating phone using IMEI, using their website or their online tracker, hindi po yung, ano, hindi po talaga siya accurate. Kaya po, kapag po dito sa ating IMEI, ang pinaka-recommended po sa inyo is lumapit po kayo sa NBI Cybercrime at kung saan-saan man sa mga PNP, pumunta po kayo yan sa kanila at mag-report po kayo nawawala yung cellphone nyo. And then, you can use this IMEI, ibibigay nyo po sa kanila yan dahil po, yung mga government officials po na yan is meron po silang itawag nating advanced tools na ginagamit na para matrack yung isang cellphone. So, using their IMEI, ito po yung ginagamit nila para po matrack yung ating cellphone. And then, dito din po, ang pinamagandang features dito kasi meron ditong mapa, di ba? Makita nyo sa gilid. Ito pong mapa na to, yan, talaga pong ano siya, accurate siya dito. Pagdating po sa akin, accurate siya. Pero minsan po ay hindi siya accurate dahil minsan, ang kinukuha niya is, kung nakakita niyo dito, last seen 7 minutes ago sa akin, minsan nakalagay po dyan is last seen 2 days ago or 30 minutes ago. So, minsan kasi kapag umaalis ka ng bahay, kunyari nagpunta ako dito, yan, hindi ko po makita yan. Pero, as you can see here is, para sa akin kasi, dahil nga po last seen is 7 minutes ago, is nandito po siya. And po yung, ito po yung aming bahay. Nandito po siya sa region to, and then ito po yung aming bahay. So, nakapaloob siya dito sa aming bahay or sa radius na pinapakita dito sa ating Google Find My Device maps. Yun nga mga guys, so, talagang makikita mo po talaga yung iyong location po dito or yung location po ng ating device. At hindi lang po yan, may iba pa pong features sa pong ating Google Find My Device, yung play sound. Kapag po kasi minsan pinapahiram po natin sa mga anak natin, sa mga pamangkin natin, sa mga kaibigan ng mga bata, yung ating cellphone, minsan nawawala nila yan. At hindi nila alam kung saan nila nailapag. Magagamit po natin tong play sound. Ano nga ba yung play sound? Titignan po natin dito sa video nito. So, click po natin yung play sound. Stop rin yun natin. As you can see, tumunog po yung ating device using this Google Find My Device play sound. Diba, napakaganda na features niya. Kasi kung nawawala sa inyong bahay or sa kapitbahay nyo, pwede nyo siyang makita using this play sound. And then also, we have secure device. Ito pong secure device and erase device is napakalaga kapag po ang ating cellphone ay nanakaw. Kasi kung babasahin nyo dito, ang secure device natin is malalaking device and then mas sign out yung Google account. Which means talagang napaka-importante po ng ating Google account. Katulad po sa akin, napakahalaga ng Google account ko or ng Gmail account ko kasi ginagamit ko sa aking YouTube channel. Kung wala po yung Google account ko, hindi ko mabubuksan ang aking YouTube channel. And syempre, minsan naman, ginagamit natin sa Facebook, yan, mga social media accounts. And minsan kasi, naglalagay po tayo ng mga credit card numbers, mga payment methods natin dyan. And then, yun po, para sa ating payment methods, pwede po natin magamit itong erase device. Yung mga accounts din natin, social media accounts, is pwede natin gamit erase device. Dahil i-erase niya lahat ng content po nung device natin. Yun po yung maganda dito sa Google Find My Device. Dahil hindi lang siya makikita mo or malolocate mo yung cellphone mo. Masisecure mo din yung cellphone mo or yung Google account mo. And then also yung mga credit card namin, mga payment methods mo. Like yung credit card number kasi minsan ay isisave mo yan dito po sa yung mga payment methods. Or syempre sa Gcash mo, and then also PayPal, yan.
nagagamit po kasi natin yan minsan natin sa cellphone sa ating phone. So napaalaga na mawala yan dito po sa ating phone kapag ang ating cellphone ay nanakaw. Kasi hindi talaga nila magagamit ito pong ating mga username or password na nakasave dito at kung ano pa man. So yun yung mga guys. So, thank you so much for watching this video at sana ay may natutunan kayo dito sa video na ito. At kung meron man, please be sure to hit the subscribe button and share this video para mas marami pang makaalam ng mga ways na to at para mas marami ang magkaroon, syempre nakaalaman or ng awareness about dito. At hindi lang yan, kapag po kayo nag-subscribe, may matutulungan nyo rin po akong maabot ang 3K subscribers until the end of December. So let's go mga guys, at kaya natin abutin yan. And also, kung kayo po ay walang ginagawa or may miss inyong bahay, paupo po lamang habang kayo naghihintay ng online class. Or kapag po weekends ay free kayo at wala po kayong ginagawa sa inyong bahay, pwede po kayo sumali sa aming Trojan Hub GC. Dito po sa ating Trojan Hub GC ay nagtuturo po kami ng ethical hacking, computer programming, deep web or dark web topics, Facebook recovery at iba pang mga topics patungkol po sa technology. Ano po bang hinihintay nyo? Kung gusto nyo po sumali dito po sa aming GC, you can message me in my Facebook account and syempre yung link po nyan ay nasa ibaba. And then yun mga guys, ano po bang hinihintay natin? Huwag natin pa-bye itong video nito. Bye and see you soon!